bantay yung Hayabusa at Esmeralda. Like they, neither of them can have a free game. Mm-hmm. Mas lalo siguro yung Esmeralda kasi Esmeralda mas maganda yung mid game kaysa Hayabusa eh. Kailangan talaga nagsnowball yung Hayabusa pero yung Esme kahit na parang mediocre mas kahit pa rin. But best target I think would be Imba din. Itong Loyi. Mm-hmm. Kung hindi Loyi nagdi-dictate kung kailan mangyayari yung laban, mas maganda yung chance na next play Liquid. So, kung pipili sila ng target na pwedeng tamaan ng Deadly Magics, lahat yan pangit except si Imba din. Well, maybe si Migueru second, pero yun, si Imba din pinakamalambot. Oh, kumbaga yung pinaka ECS minus 1 yung idea mo dito. Tama ka dyan. Sumasangayon ako dun sa nabanggit mo nga, no? And again, malamat guys. Malamat sa pagsangayon, prof. Game na game number 2 to guys. Possible again na i-close out ito. And no, aggressive mo. Grabe tong Empire. Yung pagiging aggressive ah. Umano eh, no? Sumisilip sa bintana. Oh. Tapos mga ganun, no? Yung tropa mo ano paghapon na, yung palakpak kalapate. May mga ganun ka mga tropa eh, pag ano eh. Lalabas ka na ng hapon. Eh, no, tinan mo. Uy! Nagmintes lang. Kala ko makukuha niya dito eh. And there's a... Cyclone Eye. So, nabawasan na isang mobility yung next play Liquid. This early game, sobrang importante. No, first blood incoming. Pero yun, nahuli. Akala ko makakaligtas na siya using that Aegis, pero sinundan siya dito ni Milty. On point, yung pag-jumping niya dito, burned skills after battle spells. Is those flickers. Though maganda naman ng farm dito, no? Ng Empire Monarch. Okay. And switch idea, Leo, sa ganitong sitwasyon. Ikaw, kung ano, call mo ba mag-switch pagka mga ganitong sitwasyon? Like, Khalid versus 1-1, nakita ko na several times, ang hirap. Kahit gold lane eh, kung hindi ka naman makalapit, maka-farm, parang wala rin. Anong, like, early switch para sa'yo? Hold up, wait. O nga no, talagang pinadala yung Khalid doon. Yes. Kasi usually in this situation, gusto mo mag-farm agad yung si outplayed. But hold up, Turtle yun. Going over to next play, naabawi, 1-for-1 na. 1-for-1 na nga, nakakuha nila, kinukuha nila yung groove nila as early as now. So balikan natin no, yung gano'n no, switch as early as possible, do you think gana? Oo, kailangan mo i-switch para maging tama na yung laning. Pero ang pangit ilagay ng 1-1 dun sa gold, sa XP laning. Well, no. Pinag-usapan na namin to yung mga iba natin tropa. Wait lang, si Milky pinapasabugan. Yun na nga. Napop na dito ang okay. Kanyang Federer strike. Okay. Parang ayaw ipasagot no next play channel ASV yung tanong mo eh. Pero ito na, game. Yung XP lane marksman na minsan ginagawa, let's say mga 1 out of 5 times. Mm-hmm. Oh, ito shadow kill. Nope. Oh, not gonna do it. So yung 1 out of 5 times na pinapadala ang marksman sa XP lane, ang certain reasoning dyan, VN, gonna go down here. Deadly Magics. So sabog, uy, ganda na buhay. Hindi, buhay pa. So, ay nako, Jester, nakakaboy. Yeah, safe. So the reason why you would put a marksman in the XP lane is because one, aggressive ang jungle mo, which is possible here. Kasi ano yan, Harley yan. So aggressive ang jungle mo, kaya mababawi yung gold. Sure, XP mo, mas mabilis ka magiging online, tapos mababawi mong gold sa kills and assists. But the other reason is, yung ganito, yung parang mali yung laning mo. Kasi nga, iniba rin ng Monarchy, silang naunang magbago. Khalid instead of Esmeralda dun sa gold lane para mas madali mabuli. Tama ka nga dyan. Pero ito, huge rotation. On to the top. They want to catch Outplayed. Nahatak pa dito. Ayun na. Napitas ng isang mabilis dito si Outplayed. Now, dito naman tayo. Lipat ang camera sa bot. Trying to checkmate etong si Sumpak. Wando disengaging. Imbading. Doing a great job. Yung kanya mga pa-vacuum dito. Mukhang magkaka-round to ata dito ah. Papalagpa ang Empire Monarch. There you go. Depensa lang. Depensa ang Marino lang muna. Trying to hold the lanes para sa side ng next play Liquid. So far, ang ginagawa dito ng Empire Monarch is they're making the tough decision of saying, sige, outplayed. Tatagam mo lang sarili mo dyan. Yun nga, depensa ang Marino pero minsan it's gonna go down. You have one death on the Esmeralda already. Pero ang importante para sa Empire Monarch, that's why they're doing this, is talagang mapilay si Simpak Wangdo. Kaya kanina pa nila pinapadalan sa baba. Kaya hindi umaalis daw si Milky. Ito ah. Four-man rotation. There you go. Pop ang kanyang Feather Earthstrike. They're going in. Nope. Kala ko itutuloy na yung bumuelo. Gusto ko yung nagiging ano ah. Yung pagiging ganitong maingat na next play week. Napansin mo right after nila kumuha ng turtle. Medyo naging mahinahon sila. Sa ganitong setup ng lineup, okay ba to? Sa ganitong nilang baong banatan?
okay siya in the sense na hindi ka pa sure. Mas maganda ng conservative ka, take what you can, tapos huwag kang mag-asim. Kesa yung, gets ko yung sinasabi mo, prof, usually other teams, especially in a situation like this, lalo na ahead ka 2K gold, pag ako mentor, lalakban ka eh, diba? Gegera ka, but right now, milk tea pumapasok. Eh, yun yung sinasabi natin, gera, there you go, nakuha. Pero may diversion na paparapeng dito, imbading. Ito na ang kanilang comeback. Let's go, fight! Nasa nang vacuum dito, nahuli si Chester. They want to take down Chester. Nahuli na rin si Chester. Ang kanilang Farsa is out. Bang! Ang kanyang deadly magic ka pa rin naman dito. Crossbow, tang lumilipad na rin. Against Calvin, nahuli na rin dito. That's a 4-man down for the side of Next Play Liquid. Walang bawi ang SV Empire Monarch. Kasi nasa taas, si MB, naka-man-to-man defense lang dito kay Outplayed. Tapos si Outplayed, hindi niya rin naman kaya. Hindi siya ganun kakampante. Lalo na si MB makunad. And I'm guessing Outplayed, I don't know if his mana situation is already set in. It's a standstill, no? Umalis na nga dun si Outplayed. Nag-rotate na siya dito sa mid. So far, Next Play Liquid, ang gandang recovery. They're doing so much better here in game number 2. Tama. And 6 minutes, Leo. The gold lead para dito sa ano... sa Next Play Liquid. Abante lang ng abante talaga. And let's see guys kung paano iikot ang Empire Monarch. Still kaya pa naman eh. Kaya pa naman bawiin. Pero yung fast pace kanina ng Hayabusa, kung paano si ano, si Empire Monarch gumalaw, ngayon hindi natin namamataan, no? There's a vacuum. They're trying to catch, pero magic hat disengaging against the 3 members of Empire Monarch. Interesting pagbuo na item dito ni Calvin, no? This is a Jawhead na hindi pull yourself together. Jawhead na concussive blast. Ang una niyang binuo dito, prof, is the Courage Mask. Diversion doon sa likod. Ako, yun yung sinasabi mo kanina. Yung kung saan ang gagaling. Ang atake ng Empire Monarch. They want to cash on this one. There's a ninja kill na para dito kay Hayabusa. They want more blood. Imbading is down. Now si Wangdu, si Sumpak, sumasayo na, nagkikripok. Hindi nga lang siya tumuloy ng kanyang paglipad. Okay. So far, it's a trade. Pero it's a good trade kasi support siya for a core. Pero lugi pa rin yung Empire Monarch doon. Ang dami nilang pinasok para lang dito sa trade na ganito. One for one pa rin yan eh. Tama ka dyan. Ang dami ginawa. Ang daming ult. Ang daming ano, ang daming sayaw. No? Bago man knock out ang Next Play Liquid. They're buying their time. Yung time frame ng Next Play Liquid dito talaga nararamdaman ko. Eh, hinihintay lang nila mahinog yung mga prutas eh. Diba? Oh, actually, ano na, parang may kagat na nga isa eh, para nasarapan na sila agad eh. Pero sabi, kulang pa, konti na lang. Yun na yun. Medyo may ano pa. Oh, eto ah. Good move for Chester. Gusto ko yung mga pabantay niya dito. Yung lagi sila kahit, papasok pa lang, nakikita na nila. Yeah. So far, nagagawa naman ni Calvin yung trabaho niya. Kumain siya dito ng Imperial Justice. Kakain din siya ng kill. That's one for MB. Then Milty bailing out. There's a flame shot. May follow-up damage pero lumuhod na kat mag-heal pero may paghatak dito ang ginawa ni Togo. On point naman yung kanyang spiral doon just to keep. May diversion na mangyari. Yun na, pop ang kanilang Feather Earth Strike. Kinabahan ako para kay Imbading. Yung mga ganun niya nga movement ha. Naispatan siya. Sabi, humihinto ka, sasakay ka pa kay Takure ha. There's a jump in. On to the backline. Sabi ni Outplayed, eto na. Hindi. Pumigil lang muna dito. Humahanap ng laban ng Next Play Liquid. Ano, Leo? Si Outplayed nagparamdam, nag-text pero hindi naman pumunta. Mahirap yun. This is interesting kasi si Outplayed nakapag-farm pa rin naman na 0-1-1. Migeru, same situation, 2-1-1. This is the last turtle. It's gonna transform soon. Okay, say goodbye. But that just means 100% turtle rate para sa Next Play Liquid dito. Uy, nahabol pa rin. Ganda. Nahabol. That just speaks how much damage Next Play Liquid has. Ayan na yung pagsayaw dito. Isumpak. Pero alam niya, hindi tumama yung kanyang mga thorns doon. Automatically bail out muna. Wala pang lilipad na 1-1. Later on, Diyos ko, time frame para sa isang 1-1. Tingnan natin item. Ayun. Teka. All the thought, guys. May eject thought. They want to set things up. Raging Sandstorm. Tinama na dito. Togo doing a great job. Sana kinapos lang sila. Where's the backup? Hinihintay ko yung talo ni ano eh. Ni Bien. Oo. Si Bien medyo malayo eh. Nasaan ba si Bien? Malayo, nasa mid. Nasa so very defensive. Parang, ang call yata dito, sige, Chester,
bumagsak ka na, kahit ikaw na lang, conservative. Again, very conservative. Kahit na nananalo yung next play, mm-hmm. they're still very conservative. Is it a good hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam now? Kung disiplina yun. I can't say for sure yet. I can't say for sure. But so far, they're still in the lead. And it's the same discipline that's kept them going. So I think okay siya kumpara sa game 1. Ha? It's good in perspective compared to game 1. Tama. Ito ha. Alam na nila na nandun si Chester na matan. There you go. The sandwich method. Ooh. Na bigla. And nakakuha na nila isang mabilis. And automatically, exchange to. Kailangan nila ng good exchange eh. Tore sa tore, mata sa mata, yun ang pinaka gusto muna as of now na Empire Monarch. Kasi yung nabanggit mo kanina, gusto ko rin yung pagka head on kasi nahihirapan sila eh, di ba? So might as well, palitan na lang muna ng tore. Diba? Yep, uy, and imagine, mahuli si Imbading, wala siya na puntahan, prof. Natali siya. And outplayed, running away. Si Sumpak, hindi ko pa nakikita masyado lumilipad. Yun na nga, sakto lang ang kanyang wind, late wind of nature, outplayed. Grabe! Pumunta na dito, sobrang lalim na 3 man down for the side of Empire Monarch. Looking bad, ah. Eh, hindi pa tapos. Sinundan, ang bilis mag-cooldown ng kanilang mga skill. Ejector, CLVN against TOGO, running away. Ay, 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 Imbading here, as well as Calvin, dalawang support, isang tank, isang mage. Baba to yung ibubuli, unstoppable force. Kaso, free lord. Hindi lang turtle, free lord. Walang na, walang agaw dito ang SV Empire. Except, siguro, isang swerteng rotation. I don't know, maybe. Kung enough damage na ba to si Imbading, kulang. Wala, it's over. That's first lord. Hindi siya luminous though. Tama. Alam mo yung ano, yung ginagawa ni Calvin, yung Joehead kanina dito. Ang dami niya binabato sa tore. Nagkakaroon sila ng six man. Diba? Iba yung damage nung ano ng tore. Yun yung maganda sa ginagawa ni Calvin. Though, hindi pa ganong like, hindi siya ganong ka-effective later on. Diba? Kumbaga kung gusto mong kumili, hindi lang yung damage. Dapat rektang patay talaga. Prof, ito medyo nakakaamoy ako ng ano, ng desperation, frustration from SV Empire Monarch. Mm-hmm. Kwento kasi after this possible team fight, kaso back out muna. Okay. Okay. Alam mo nakita ko doon? Mm-hmm. Si Migeru, nag-shadow kill para lang mag-wave clear. Ganun sila kataot. Ganun na sila, like, hindi na sila nila sinesave yung ult. Oh, yun, sumayaw na nga dito. Trying to dodge yung mga pancakes na binabato dito ni Bien. Well played. Still, nakaligtas siya sa kamatay. May isolation play dito. Si Hayabusa, tutukan mo ng camera. Nawala bigla si Harley. Nawala na rin si Hayabusa. That's a indie film move. No? Nakakuha na dito. Oh. Habang si Togo sumasayaw against Imbading. Naku, si Lord, pero wala pa siyang jumping slash golden lord onto the front dito. While eto naman si Calvin, biniburst na nila dito si Lord. Ha? Walang pagsayaw na nanggagaling sa next play, Liquid. Still, good move ang pinapakita dito ng next play. Yeah, next play Liquid, definitely a better game than game number one still. So, yung sagot, I can definitely say now, 13 minutes in, being conservative, being disciplined, mm-hmm. is paying off. Ganun na kalapit ang game 3 para sa kanila. So, mababawi nila yung game 1. But, for SV Empire Monarch, it's not over. Sure, isa na lang ang kanilang tier 2 turret. Si Togo dito, medyo mapapasabugan at unstoppable force. Nice Chester, nahuli daw, nasa mid. Nahuli na nga doon sa mid. Habang here we go, Migeru bailing out. Habang si Outplayed, sabi niya, sige, Outplayed na lang muna. Tumatansya dito si Imbading with regard sa kanyang vacuum. Nakakatakot yung position ni Chester doon, nakita mo? Yung Feather Earthstrike niya, talo ng kaba naman ni Outplayed. Oo, kaso hindi nga nangyari. Walang follow through. Mm-hmm. Napasabugan, no? Pero hindi natapos. I think, sabi ni Migeru, call ni Migeru yun, wag muna. Easy lang tayo, guys. Ayan, meron na siyang Blade of Despair. Mas madali na. Pag nag-call, kalahati na lang buhay dito ni Chester or ni Sumpak. Tapos, I think it's gonna be easier. So far, Prof, give it 15-16 minutes. Mm-hmm. Mag-follow up na to si Bien. Ayun. Yun ang aabangan natin. The time frame kung paano ilalaban. Pero sabi dito, wala nang time frame. Here comes the vacuum. The counter go for the Empire Monarch. Nasaan ang damage? Nasaan ang follow up? Dun sa nauna, 2 man down for Empire Monarch. Wala silang nakuwang kapalit. Pero naganda yung setup dito ng Empire sana. Oo. I think Migeru is feeling cold feet right now. Mm-hmm. Parang ninenervyo siya. Natatakot siya. Parang guys, sayang pag nag-shadow kill ako dito, baka mabuhay tatlo dyan. Tapos makauwi lang sila. Napush pa tayo. I think they're going for the big one. Parang yun ang ginagawa. Ay sinasandbag dito ng Empire Monarchy effort nila. Ayun na nga. May hatap dito. Calvin trying to defend. And ito rin, si Mirti
going and in and out for the side of next play. Liquid may pagwelo naman dito. Si Chester may pagligo. They want to take the top turret. Lumiko ng isang mabilis just to make sure na mabuta sila dito. Vacuum onto the three members ng next play. Liquid sasabog muntik lang si Outplayed. Habang counter go naman for the better Earthstrike. And nahuli na rin dito ng isang mabilis si Mirti. Hindi pa tapos. Kanina pa sila dyan magdadalawang point na. Shadow kill. Last na mababa. Oh! What a winter plancheon. Pero hindi. May follow-up na hinahanap nyo. Eto na. Outplayed. Eto na. Perfect timing nga ba? Hindi. Nahold siya dito. Habang sinasayawan siya dito. Lumipad na crossbow tang. Nigeru. Sinundan. Dito. Isumbak. Sabi niya, kala mo makakatakas ka pa. Lumipad. At kahit saan magpunta, automatically naka-lock on. Napakaganda Winter Truncheon. Nag-grow na naman siya as a player. Pero may pag-vacuum para sa will fall. Still, nakuha nila objective. Hindi pa tapos. Another one. Diyos ko wait po, lang, Foreman bro. Down. I baka think tapos it. Na nga to. I smell it. I can smell it. Wait lang. Ah, wala. The waves are not enough. That's it. Game number 2. Next play, Liquid. Slow and steady does it para sa next play.